Ayan. So magbabasa po tayo ulit ng mga katanungan. So ang katanungan po na babasahin natin ay galing kay Caregiver. Caregiver EMZ. Sabi niya po, Doc, pwede po bang magtanong? Yes. Lahat po kayo ay pwedeng magtanong. Basta po kaya kong sagutin. Ang una po niyang tanong ay, may asawa ka na ba, Doc? Sobrang tawa ko kay ma'am dito eh. Kasi crush kita, sabi niya. Opo, may asawa na po ako. Meron na po akong dalawang anak. At birthday niya po ngayong last week of May. Joke lang, sabi niya. Wala po kasi ako kayong sinusuot na ring. Isusuot niyo po para wala ma-inlove sa inyo. Keep safe. Sorry sa abala. Yes! Wala kasi. Yung ring ko kasi sobrang laki na. Ay, sobrang liit na. Eh, tumaba po ako. Kaya hindi ko na naisusuot. Pero may asawa po ako. Mahal na mahal ko po yung asawa ko. Kailangan pang iparesize para magkasya sa ring. Ring! Doc, pwede po ulit magtanong? Totoo na ito. Opo. Totoo po ba na kapag kinapon ang aso ay babait ito? Di na po siya tatapang or mangangat-ngat. Dino problema ko po ang panganay kong aso. Ba, siyang bunsong aso. May panganay din siyang aso. Di po pure breed. Mix lang po. Ako po ay nag-alaga sa kanya since bata. Sa akin siya lumaki at walang ni isang taong mahilig sa dog sa bahay kundi ako. So akin siya malambing at sumusunod. 10 months kami nagkasama. Morning 5 a.m. gising na kami para mag-walk. And 4 p.m. walk ulit. Mula nung nalipat ako ng work and nagka-quarantine, naiwan na sa bahay, di na po ako nakauwi. Nag-message kapatid ko na natatakot na daw sila sa dog ko kasi medyo matapang na daw po at nag-aangil. I'm not sure po kung ito ay dahil sa naglalandi ang isang dog ko. Help naman po kung ano dapat gawin. Pwede pa ba siyang ikapon? 1 year old na. Thank you kung masasagot. Thank you din kung hindi. Ano po ang location ng clinic nyo? Don't worry, hindi ako stalker. Naghanap kasi ako ng murang clinic. Okay, so ang tanong niya po ay kapag daw ba nakapon ay babait. So ang pinaka-purpose po ng kapon ay para po hindi siya makabuntis. Pwede siyang bumait po pero hindi siya totally na babait. So ang pinaka-purpose talaga ng pagkapon ay ang para hindi po dumami, para po mapigilan yung pagdami ng mga puppies. So 1 year old na siya, yes, pwede pa rin siyang makapon. Kagandahan nga po yan, 1 year old. Malakas-lakas na po siya. Naglalandi po kasi yung kasama niya, di ba? Maaring naamoy niya po ito, yung pheromone ng babae naamoy po ng lalaki. Kasi kapag naamoy po ng lalaki ang pheromone ng babae, gusto niyang sampahan. So nature po yun ng aso, na kapag kahit malayo yan, yung aso kasi kahit malayo yung asong naglalandi, maaamoy nila. Kaya nga, isa sa pinakamagandang test na gagawin mo kapag hindi siguradong naglalandi yung aso mo is kumuha ka ng lalaki. Kapag nakakuha ka ng lalaki at sinampahan niya yung aso mo, inaamoy-amoy niya, attracted siya, ibig sabihin naglalandi siya. Yun yung pinakamagandang test eh, para malaman mo kung standing hit yung aso mo o naglalandi siya. Wala daw po kasing ginawa ang aso ko kung di tumahol pagising sa umaga at pagtungtong ng hapon. Magkano pala ang pagkakapon ng aso? So mura lang po ito. Pasensya, hindi po ako nagsasabi dito ng price, pero mura lang po yan. Ito po yung kanyang aso. Okay. So kapag nakapon po, mabawasan ang pagkatapang, pero ang main purpose po ng kapon ay para hindi makabuntis. Nasa estrus po ba siya? So sabi ko dito, baka miss niya po kayo kasi nga syempre matagal na silang hindi nagkasama. Boy po 'yan, pero nasa hit po yung kasama niyang aso na babae. Pwede ko ba ipakapon aso kong lalaki kahit 1 year old na siya? Yes, pwede po. At magkano po ang range ng pagkakapon? Hindi ko po alam. Nakadepende po yan sa inyong clinic na pupuntahan, sa veterinarian po. Kasi po kapag kinapon po yung aso nyo, papatulugin po siya. Gagamit po sila ng general anesthesia. So, kasama po yun sa inyong babayaran. Tapos, gagamit pa sila ng mga pangtahi. Sama din po yung sa inyong babayaran. Tapos pagkatapos po ng kapon, magbibigay sila ng mga
gamot para po hindi magkaroon ng infection. Kasama po din yan sa mabayaran nyo at sa service din po ng veterinarian. Thank you po sa reply nyo. Okay, salamat din. May bayad po ba ang pagkonsulta sa messenger? Wala po, wala pong bayad. Saka po, dito po sa messenger, ang sinasagot ko lang po is yung mga management. Hindi po ako sumasagot sa mga medication. Kung nagtatanong po kayo sa akin kung ano po ang gamot sa ganito, pasensya, hindi po magsasabi sa inyo. Pero kung patungkol po sa management, sasagutin ko po yan. Yan ang ating tanong sa araw na ito. Kung natuto ka sa ating video ngayon, i-like mo naman yan, i-share mo naman yan. At bukas ulit, mag-upload tayo ng isang katanungan. Ayos, ayop sa galing, hanggang sa muli!